po yung camera. Malago ang paligid. Ating lumilang. Labo ng camera. Yeah. Ang buhay ng tao mayroon mayaman. Di ko makita ang ayan, may 3 milyon na nanonood. Hello, Ma'am Marilyn Buckley. Hello, hello, hello po. Salamat po sa mga thumbs up. O, sa mga thumbs up. Iisa pa lang yung thumbs up, 12 na ang nanonood. Yung totoo. Ha? Yung totoo, niloloko nyo ako. Ha? 12 na thumbs up. Eto, 12 ang nanonood. Tapos, 6 ang thumbs up. Hello po, Ma'am Maria Cani. Good morning, good morning. Salamat sa iyo mga pucho-pucho. Ate tuloy, Ma'am, yes. Ma'am Maxine Cazeres. Hello, hello, hello. Mega, 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 mega love shout out. Madilim ang iyong paligid. Walang makitang. Alalalalala. Na mag-play muna nga ako ng kanta ni Dindo. Dindo! Mag-play muna ako ng kanta mo. Saglit lang po ah. Oh my gosh. Natatawa naman ako sa mga taong ire ay. Agay, huwag kang maingay. Magpuyo, magpuyo. Uy. Asa yung kanta? Okay, nasaan yung kanta? Bakit wala din eh? Michael Lara. Dito na nga lang. Wow, grabe guys. Ang video ni Dindo kay Sir Michael Dilara umabot ng 6.4 views. Wow, congratulations, sir. Ay, hindi po pantay ang ano, hindi pantay yung thumbs up. Yung nanonood 32, ang thumbs up 20. Ano yan? Ang likot ng host ninyo, no? Saglit lang ho. Ang likot-likot ng Diyos. Lalayo
Sana ay maalala mo lahat na pangako mo. Ayan, ang taas na. Ang pusong nagmamahal sa'yo, maghintay pa rin sa iyong pagbay. Wala, wala. Pagbabalik. Minamahal kita, aking sinta. Sa puso ko ika'y nag-iisa. Sana'y muling maulit pa ang pangaraw natin kay saya. Diba sinabi mo ako lamang na nangaiba sa buhay mo? Ikaw at ako, tayo. Sandali, para bang kay taga. Paghihintay sa iyong aking mahal, sana'y huwag nang magtagal. Kung sakali mang limutin mo ang tong puso nagmamahal sa'yo, maghihintay ka rin sa'yo muli pagbabalik. Minamahal kita, aking sinta. Sa puso ko ika'y nag-iisa. Sana'y muli maulit pa mga araw na aking saysaya. Di ba't sinabi mo ako lamang mga nangaliba sa buhay mo? Sa bawat ako, tayong dalawa naman dito sa mundo. Oh, minamahal kita, aking sinta. Sa puso ko ika'y nag-iisa. Sana'y muli maulit pa ng araw natin kay saya. Diba sinabi mo ako lamang sula ng iba sa buhay mo? Ikaw at ako, tayong dalawa na dito sa mundo. Hello po, Ma'am Villaluna ko Paranzo. Gandang boses ni Dindi, sarap pakinggan. Yes po, ang ganda po talaga. Ay, si Mona Rashid pala ito. Hello, baby Mona. Galing ha. Ang ganda, baby, ng ano mo.
ayun na nga, tapos na nga. O, diba? Nag-ingay lang ako. Ayan. Good morning, good morning, good afternoon, at good evening kung saan man po tayong mga bansa. Again, this is me, ang iyong Katak Warriors as 26 at your service, guys. Ayan. Hyper ba ako ngayon? Di naman. Hello po, Ma'am Lita Marcelano. Julia, hello. Good morning po. Yun nga, si Ma'am Julia. Manila boy, okay. Dito sa lahat. Hello po, Ma'am Julia. Nilagay na ni Ma'am Julia yung pangalan niya. Lagi ko nga po nakakalimutan yung pangalan niyo. Hello po, Ma'am Tamayo Jackie. Dito tayo sa isa kong account para mabilis ako magbasa. Ay, bakit ka nag-commercial? Diba, nag-commercial siya. Ayan, dito ako magbabasa. Ayan, Rose Espinosa, good morning, Rose. Ayan, di pa tayo natutulog. Ma'am Ellen Ignacio, Ma'am Maricani, salamat po. Good morning din po. Salamat sa inyong 3 cups of coffee. Ma'am Maxine Caceres, Mami Tesca, Ma'am Evangeline Pascual. Ayan, Ate Gutchan, hello po, Ma'am Lady in Red, good morning, at salamat po sa mga pagtamsak ninyo. Ma'am Queen Pearl, ayan, salamat. Ate Heidi Lynn Carnalen, ayan, thank you. Hindi ako naka-StreamYard. Ako'y nag-direct sa aking YouTube. Kasi paubos na ho ang aking StreamYard. Ayan, Ma'am Mila Onizan, Ma'am Josie Lamy, hello, good morning po sa inyo. Ayan. Alas 7 na dyan sa Pinas, ano? Ma'am Annabel Cueval. Ayan, sis. Good morning, sis. Hindi ka pa natutulog, sis. Ma'am Evangeline Talagtad. Salamat po sa inyong pag-send ng tawag dito. Ng ano yung quotes. Ayan, thank you po. Hello po, Ma'am Unnamed. Ayan. Mayroon na naman ditong Oh, wow. Meron isang 51 subscriber. Oh, sige. Ikaw na may 51 subscriber. Hindi ko kilala yan si Manila Boy. Eh di ikaw na Manila Boy. Diba? Ma'am Lily D. Official, hello po. Ma'am Melba Pagingan, hello po. Ayan. Ma'am Marita RR, hello rin po. Good morning. Ate Annabel, hello Ate Annabel. Lee Castro, good AM po. Hello po. Hello po, Ma'am Lee Castro. Yalan. Ayan. Salamat, baby Mona. Ikaw rin pala yung Chinese kanina sa ni Mamita. Ayan. Silent viewer ng TAC. Salamat po sa inyong pag-silent viewer sa TAC. Thank you so much po sa inyong lahat. Ayan nga guys, no? Mag-aaral na tayo. Kasi, may nagalit. Bakit ka nagalit, Day? Ano ba nangyari, Day? Bakit ka nagalit, Day? Kami nagkwentuhan lang naman, Day. Doon sa live ni Che, bakit ikay nagalit? Bam. Ang hirap magpunto ng ng Ilongga. Buti na lang, hindi ako Ilongga. Ha? Baka fake boy yan. Hindi naman po, pero ayayin nyo siya dyan. Diba? Kami nagkwentuhan lang. Hello po, Ma'am Test Channel. At saka hindi ka na kailangan pa namin pasikatin dahil sikat na ka na.
Hindi na kailangan yon. Sa pagiging literal mong basher ni Tita Merly, plus, di ba, tanga-tanga ka, inutil ka, no? Pag hindi nyo kaya yung mga kalaban nyo, pipersonalin nyo ng attack. Tapos sasabihin nyo, hindi nyo pinapansin ang defender ng attack. Bakit? Bakit hindi nyo pinapansin? Kasi nari-real talk kayo. Di ba? Kasi nga, lamang ang may alam kesa sa mga tangang-tangang katulad nyong inutil. Di ba? Di ba inutil na kapitanga? Ngayon, pipintasan mo si Sir Timmy porket naoperahan ang paa. Akala mo nangitim na porket may sakit na diabetes, nangitim na yung peklat. O, di napahiya ka ngayon. Fake news ka ngayon. Ha? Nakita mo, flawless. Ha? Yan ang hirap sa inyo. Ayaw nyong makinig sa kakatwiran ng iba, sa paliwanag ng iba. Gusto nyo kayo lang ang pakikinggan. It's not fair. No? Kahit na literal na basher ka, dapat alam mo rin ang tamang, ano, ang katotohanan. At pag kayo nareakan ng tamang reaksyon, ha, at sinasabi ang mga ganitong mga bagay-bagay dahil siya ay may alam sa pagdating sa mga interview na yan, dapat, ano inyo, accept ninyo yon. Hindi yung magre-react ka, magsasabi ka pa ng ganito, ganun. Tapos pag hindi nyo na kaya yung tao, no, pe-personalin nyo na. Ganun yung mga ginagawa ninyong mga talunan, mga na may personal ng, at ng, ano, ng buhay. Diba? Sabi ko nga, issue lang tayo. Issue lang, para sa ganun, hindi tayo maliligaw ng landas. Sabihin nyo lang kung ano gusto nyo sabihin sa mga isyong inaano ninyo sa Team Abot Kamay. Pero pag kayo na personal na, yun ay bawal na. Ah, hindi yung, pag hindi nyo nakayanan, pe-personalin nyo, mumurahin ninyo. Tapos pag kayo ginantihan ng pagmumura, galit na galit kayo, mumurahin nyo rin. Huwag ganun. Ha? Huwag kang ganun inutil. Nag-react si Che, sa tagal nga ng pagre-rebat mo kay Che eh. Sa tagal nga ng pagko-content mo kay Che, kanina kahapon ka lang niya nireaksyonan, gigil ka. Piling mo, pinasikat ka ni Cherry's Vlog. Hindi ka niya pinasikat. Sikat ka na. Totoo, sikat ka na bilang human CCTV. At yung award mo, yun yung dapat na nakalagay sa'yo. Human CCTV Award. Marites on Online. Ganon. Diba? Sige, sige, Mayang. Isang oras lang ako at hindi ako magtatagal. Hello po, Ma'am Natasha, ako, Ma'am Maria, ay Ate Lalaine, hello, hello Ate Lalaine. Guys, i-welcome po ulit natin ang ating kasangga. Wow, kasangga! Isa sa mga allied ng Team Abot Kamay, ang Team JSP. Guys, palakpakan po natin ang Team JSP sa kanilang pagbabalik. Salamat po, Ma'am Adel, at talagang hindi nyo iniwanan si Tita Merly. Thank you so much po sa pagmamahal ninyo kay Tita Merly. Thank you guys. Thank you po sa inyong lahat. Thank you po Mama Deladen, Ma'am Aramina. Thank you po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang Team JSP guys. Nasa airport na ako pabalik ng Riyadh. Oh, sana magkita tayo at Lelay bago ako makauli tuloy. Nagbisaya na ako, nausa na. Nakita ko kasi si Bistak, kaya tuloy napauli na ako. Hi, Bistak! Yan. Welcome back po natin ang Team JSP po, guys. Welcome back po natin, guys. Diba? Mahal tayo ng Team JSP. Hindi niya talaga tayo, hindi nila tayo iniwanan. Ma'am Julie Asoy, wala ka pong blue name? Agoy, bakit ikay walang blue name? Ano nangyari? Saglit lang. Ako'y pupunta sa aking channel. Kasi wala kang blue name. Ay, bakit nga pala ako pupunta? Andito naman pala ako sa channel ko. Di ba baliw? Ala, Ma'am Julie, asan ka na? Aray,
Ang dami niyong ano comment, oh, 'di ba? Hindi ko nakita si Ma'am Julie Ace. Ayaw, ayaw pa magbigay ng blue name. Ah, Ma'am Julie Asoy, comment ka nga po. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Bistak, bumalik ka na. Bumalik ka na, Bistak. Namimiss na kita. Tara na rito. Samahan mo na ako sa pagre-rebat. Kami ni May. Iniwanan mo na talaga kami, ha? Hello po, Tita Kachina. Hello, hello po sa inyo. Good morning. Good afternoon po sa inyo. Ano daw? Taong ganyan balahura kapal ng mukha. Kaya nga, di ba? Tapos sasabihin ni Mr. Chip. Sabi ni Mr. Chip, no? Sabi niya, true friends, sabi ni Ma'am Anning, true friends never forget Team JSP. Yes. Di ba? Palakpakan po talaga natin ang Team JSP. Thank you so much po sa inyong pagbabalik. Pagmamahal kay Tita Merly. Thank you so much po. Hindi nandito lang ako magpapakute. Walang hiya. Magpapakute ka lang, Day. Huwag ganun, Day. Huwag magpakute, Day. Hindi nag-andar na naman ang aking, ano, Day. Nag-comment ka lang, Day. Hindi na nag-andar ang aking, ano, ayun, nag-andar na siya. Diba, tapos sabi ni Mr. Chief, karapat dapat daw siyang bigyan ng award. O, diba? Karapat dapat daw bigyan ng award. Bakit? Bakit ka karapat dapat bigyan ng award? Ha? At sabi pa, isa siyang bayani ng team ng OFW. O, talaga? Alam mo ba, marami dito sa ibang bansa na almost a years, not 7 years, 20 years, 30 years, na nasa ibang bansa nangangatulong. Ha? Ikaw, ilang taong ka pa lang dyan para sabihin na ikaw ay karapat dapat? Ha? Huwag niyong ginagawan tanga ang mga sarili ninyo. Lalo ka na, Mr. Chief. Dahil lang sa pera na umiikot, ha, sa buhay mo, kahit ano tatanggapin mo. No, kahit kabalbalan at walang katuturan na mga parangalan, ha, gagawin mo. Alang-alang lang sa pera. Hindi kami naiinggit. Sasabihin ko na sa inyo. Hindi kami naiinggit bagkos kami ay naaawa sa mga utak ninyo, ha, na hindi nyo na alam kung paano paganahin sa galit at inis nyo para magantihan lang ang isang matanda na 67 years old, ha, dahil hindi nyo kaya siyang pantayan ang huwigitan man lang. Diba? Hindi nyo siya kayang pantayan, hindi nyo siya kayang higitan. Kaya gumagawa kayo ng kung ano-anong mga kabalbalan, ha? Para lang sa ganon, masabi na kayo ay isang matinong community, maayos na samahan, kahit alam natin na pera lang ang umiikot dyan sa inyong community. Tama ba ako? Ha? Tama ba ako, Mr. Chief? Grabe. Maraming deserving. Marami dito. Kung gusto mo lang talaga mag-search, ha? At maghanap ng taong karapat dapat, ha? Hindi yung sasabihin mo itong award na to ay hindi bayad. Yes, hindi bayad. Kasi may printahan kayo. Print lang yan. Ha, kahit ako, pwede kong ipaprint yan pag uwi ko sa Pilipinas para lang ito masabi ko award ninyo. Sabi ko nga, just only a scrap paper. Ha? Isang perasong papel na pwede nyong sabihin na ito ay award ko, no? Pwede kong pagawa rin yan.
Dahil ngayon sa social media, lalo na sa Webster, ay sa mga ano window, meron doong mga edit. Alam mo 'yon? Ha? Meron doong pag-e-edit kung paano mag-edit ng isang mga awarding paper. Ano mo lang, magta-type ka lang doon, ipa-edit mo lang yun, ipapaprint mo lang yun. Kasi nagawa na namin yan, nung nagawa ako ng invitation card, doon na lang ako kumuha kaysa magpagawa ako sa labas, ako na mismo ang nagawa, ako na mismo ang nag-edit. Ha? So nakatipid pa ako. Kaya hindi mo talaga masasabi na bayad ka. Pero, umiikot ang pera dyan sa community nyo. Diba? Any single moment, ha? Umiikot ang pera dyan sa inyo. Na totoo lang. Konting kibot ninyo, pera ang umiikot dyan. Kaya huwag nyo gawin tanga ang mga sarili ninyo. Nakakaawa ang mga utak ninyo. Oo, sa totoo lang. Nga? Tapos walang ginawa naman tong isang pekwa na to. Puro na lang sinasabi niya kay Tita Melly. Ano? Inggit. Puta, saan maiinggit sa inyo? Ha? Saan banda maiinggit si Tita Melly sa mga hudas na yan? Ha, pekwa? Ano ikaiinggit ni Tita Melly sa mga hudas na yan? Kayo ang literal na inggitero. Kayo ang literal na naiinggit kay Tita Merly. Kasi nga hindi nyo kaya siyang pantayan o higitan man lang. Kaya gagawin ninyo, pe-personalin nyo na lang ng attack. Keso mabaho, keso hindi naliligo, di ba? Keso budol, etc. etc. Di ba? Kasi walang laman ng mga bukang bunganga ninyo. Kumbaga para kayong ani, para kayong yung sirang plaka na naka ano na sa utak ninyo, kung ano sasabihin niyo every day, ganun na ganun. 'Di ba? Yung alam yung sa ano sa Divisoria, 'di ba guys, sa Divisoria. O 10-10 20-20 pasok kayo. O 10-10 20-20 pasok kayo. Ganun 'di ba? Ganun na kasi naka-stall na sa utak nila yung guys. Naka-stall na sa utak nila 'yon. Kaya araw-araw maririnig ninyo kay Nehaj, inutil. Isa naman ang inutil. Tapos sa thumbnail ni Pekwa, lagi nyo makikita, inggit. E siya naman yung inggit. Diba? Ay, nako. Ganun. Tapos sasabihin nyo, hindi nyo pinapansin ang mga vlogger, ang mga defender ng Team Abot Kamay. Kaya pala, konting kwentuhan lang namin ni Che. Nakapost ka na, ha? Inuti na kapitanga. Ha? Nakukwentuhan pa lang kami. Hindi pa tapos ang live ni Che. Nakapag-post ka na. O, di ba? Nako. Ganun ba? Ganun ba yung hindi pinapansin? Ha? Tapos yung thumbnail, yung pamagat ng ano ko, ng LS ko kagabi, nag-iiyakan, sabi mo, saan banda nag-iiyakan? Ganun ba ang hindi pinapansin? What the fuck, you fucking stupid, you know? Ay, Diyos ko Lord. Ano ba tong mga to? Matatagal na kayo sa larangan ng YouTube, pero yung utak ninyo, habang tumatagal, tumatanda. Kaya tama talaga, tama yung sinabi mo ni Hides, na nakakatuyo na, nakakadrain ng utak si Tita Merly. Oo, totoo yun. Para sa inyo, nadidrain ang utak ninyo kay Tita Merly kasi hindi nyo na alam kung paano ribatan yung tao, kung paano nyo pa sasisiraan. Ha? Sa ano pang pamamaraan na paninira na dapat ninyong gawin kay Tita Merly para lang masira siya sa lahat ng tao. Masira siya rito sa community namin, pero hindi nga eh. Hindi nangyayari. Ha? Kaya galit na galit kayo na kahit na anong sabihin ninyo, eto pa rin yung community namin na nagmamahal sa founder na sinasabi ninyong mabaho, hindi naliligo, budol. Diba? Diyos ko Lord, talaga naman. Mag-ano kayo? Ha? Yung sabi ko nga sa inyo eh, pag kayo nagribat sa amin, o ribatan ninyo founder namin, wag na kami. Kasi hindi, sabi nyo nga, hindi nyo kami pinapansin eh.
O founder namin, pag niribatay niyo founder namin, i-sure ninyo, ha, na hindi namin kayo kayang ribatan. Ha, i-sure ninyo na hindi namin kaya kayong sagutin. Ganon. Yung talagang masusunog nyo kami na hindi kami makakasagot, hindi kami makakapalag, pero bawat buka ng bunganga ninyo, ha, 10 balik sa inyo. Di ba? Tanga. Inutil ka talaga. Hindi pa tapos ang live ni Che, nakapost ka na? Sasabihin mo, hindi mo kami pinapansin? Ay. Wag ganon. Napagahalata kang Marites. Ay. Naka, kapitanga. Mayos-ayos ka. Ha? Mayos-ayos ka. Para sa ganon, hindi ka na ano. Hindi ko alam kung naka-live na naman. Naka-live siya. Minsan maaga yung nagla-live eh. Ito na mo, pansinin mo, ano, inutil na kapitanga. Pansinin mo, hindi mo ba napapansin? Ha? Unti-unti ka na nawawala ng viewers. Ha? Bakit? Kasi, ayaw na nila sa content ninyo. Na araw-araw na sinasabi ninyong inutil, inutil, inutil. Ayaw na nila ng ganun. Nagsasawa yung mga viewers ninyo, maliban na lang dyan sa mga tanga-tanga ninyong mga viewers, na, lalo na yung ewan ko kung ano bang galit nila kay Tita Merly, at galit na galit kayo sa kanya. Ah, hindi naman kayo inaano ni Tita Merly. Ah, ito yung mga viewers ni, itong mga viewers na mga berador na to. Hindi ko alam kung anong galit nila kay Tita Merly, sa totoo lang. Minaltrato ba kayo ni Tita Merly? Ha? Nilait ba kayo ni Tita Merly? Nabanggit ba ni Tita Merly ang pangalan ninyo? At para sa ganun, eh, talagang kala nyo, kulang na lang, sumpa nyo yung matanda? Ha? Ska! Dito, ako dito sa community na to, masaya na ako. Promise. Dito palang buhay na yung YouTube ko eh. Kahit, eto nga, nagugulat ako. Tumataas ng tumataas kahit 5-3 lang ang nagsasubscribe sa akin araw-araw. Minsan nga sa isang linggo, wala eh. Okay lang. Masaya na ako. Kasi alam ko, at nag-e-enjoy ako na nasa katotohanan ang ginagawa kong pag-reaction at pag-debate sa mga to, ay pag-ano, reaction at pag-re-rebat sa mga to. Simula sa pool na sila ilang taon na, until now, ganun pa rin sila, magtalunan na. Hindi ko nga alam, Ma'am Lady Lim, bakit hanggang ngayon ayaw pa rin nilang tantanan si Tita Merly, di ba? Ano yun? Inutil, budol, di naliligo, mabaho, lahat na, wala na. Kayong tatawanan, lalang kayo ni Tita Merly, hoy, mga bugok, mag-isip-isip. Tama as, kaya walang viewers kasi live nila bastos at balahura gawin ninyong normal live, tingin natin dadami views ninyo, try ninyo, nakakaawa kayo guys. Totoo Ma'am Julie Asoy, di ba? Imagine ninyo ha, pag nagla-live yan, lalo na pag yung ibang community ang inaano niya, tinatakil niya, 20, 100, hindi umaabot ng ano man lang sa isang araw, hindi umaabot ng 500. Pero pag si Tita Merly, tapos sasabihin nila kung ano-ano mga salita, inutil, ganito, paulit-ulit na sinasabi nilang ganun, magmula kay Pekwa, magmula kay BPM, tapos sa kanya, tapos ito sa mga Hudas, iisa lang yung content, di ba? Iisa lang yung mga tinatakel nila, si Tita Merly lang, tapos ganun din ang sinasabi nila, nakakaumay yan. Hindi masarap na laging adobo ang ulam.
Sabi nila, oo, masarap ang adobo, pero hindi. Totoo lang. Ha? Di na yata natutulog. Sabi ni Ma'am Unnamed, silang lahat na may malaking inggit at inutil ang di makapagpigil sa kakakudayang mga Hudas at demonyo. Totoo yan. Diba, lalo nang itong si JC Calabaw? Oh, walang bukang bibig, hindi naliligo. O, gaganong-ganong pa siya, no? May papusit-pusit ka na ngayon. Pinalitan nyo na naman pangalan ni Tita Merly, pusit naman ngayon. Totoo yan, Day. Kaya balik ka na, Day. I-content mo na sila, Day. Day Bisdak, balik ka na. Wala na yung ano na, wala na si ano, si Jeff Esteban. Hindi ko alam kung saan na napunta si Jeff Esteban, Day. Ano times 10 kung inutil ang sapat ka? Ma'am Juliet Jela, mas inutil yan. Totoo. Mas it. Tsaka alam mo, Nehides, ha? Ikaw inutil na kapitanga ka. Paano mo nasabi na malaki ang utang na loob ni, ano, ni Sir Timmy sa Team Abot Kamay? Kaya hindi makaalis si Sir Timmy sa Team Abot Kamay. Eh, paano din yan kay, ano, di ba? MC din yan si Sir Timmy. Ha? Makamahal yan. At talagang yan, alam natin na talagang makamahal yan. Ha? Porkit natulungan yung tao, sasabihin nyo agad, hindi makaalis sa Team Abot Kamay kasi malaking utang na loob. So, ibig sabihin, mas tao, no? Mas taong literal, at may respeto sa kapwa si Sir Timmy dahil marunong siyang tumanaw. Ha? Marunong siyang tumanaw ng utang na loob. Hindi katulad na mga pinagtatanggol mo ngayon na dating nagbabalahuraan kayo, ha? Na dating nagbabastusan kayo, na sinabi pa na anak kang ka, pati sa anak mo, kung ano-ano pinagsasabi sa'yo, kung ano-ano rin pinagsasabi mo sa kanila na inutil. Sa'yo nga, di ba nanggaling ang salitang inutil kayo, palamunin kayo, asa kayo sa sponsor, wala kayong mararating. Pero ngayon, nandiyan ka sa kanila. Di ba? Nandiyan ka sa kanila kasi sa ganito. Di ba? So, ibig sabihin, yung mga pinagtatanggol mo na yan ay walang utang na loob. Dahil after silang kupkupin ni Tita Merly ng ilang buwan, palamunin, libreng bahay, libreng kuryente, libre ang aircon, ang wifi, ha? Pag nakasakay sa sasakyan, masarap ang upo nila. Di ba? Nandun ka sa kanila, ibig sabihin, walang mga utang na loob yan na katulad mo. Oo, totoo. Walang utang na loob yan na katulad mo. Bakit ko rin nasabi na wala ka rin utang na loob? Dahil nung namatayan ka ng kamag-anak mo, ha? Sino bang nakatulong din sa'yo? Di ba, Team Abot Kamay din? Sponsor din na nandito, ha? Hanggang ngayon na nandito sa Team Abot Kamay. Di ba? Oh, inutil ka talaga. Wala ka rin utang na loob. Hmm? Makaano kayo kay Tita Merly? Sabi ko nga sa inyo, without Tita Merly, hindi nyo makilala ang mga sponsor. Without Tita Merly, wala kayong content. Without Tita Merly, hindi rin makikilala ng mga sponsor ang mga Hudas na yan. Kaya si Tita Merly ang pinaka puno sa lahat. Ha? Kung bakit kayo gumagalaw ngayon dyan sa community ninyo. Hmm?
Si Tita Merly. Dahil kung wala talaga si Tita, hindi ninyo makikilala yung mga yan. Wala kayong content. Walang kayong sasahurin sa YouTube nyo. Kaya mas inutil. Inutil sa pinaka-inutil ka. Alam mo yun? Maliit na nga lang yung community mo o yung mga pinapa-charity mo, sa yabang mo na magkwento na malaki ang sinasahod mo, pero umaasa ka sa mga sponsor para magbigay, ha? Magbigay ng pang-charity mo. Eh di, inutil ka. Uulit-ulitin ko yan. Uulit-ulitin ko yan na inutil ka. Di lang ako talaga sanay na mamersonal. Kasi, takot ako sa gaba. Oo. May nanay pa kasi ako, may mga anak ako. Takot ako kasi sabi ko, kung ako lang ang gagabaan, kayang-kaya ko kayong personalin. Kaso may anak ako, baka sa anak ko o baka sa nanay ko mapunta yung mga sasabihin kong mga hindi maganda. Kaya issue na lang tayo. Mas maganda pa kung issue lang. Kesa mamersonal akong katulad ng ginagawa nyo. Bago mo sabihan ng inutil ang founder namin, titigan mo ang nanay mo. Yun lang ang masasabi ko sa'yo, Nehides. Titigan mo ang nanay mo. Ha? Bago mo sabihan na inutil ang founder namin. Sabi ni Ma'am Maria, hello po Ma'am Barbie Alintaga. Sky Mood, hello po Ma'am Lisa Rasol. Hello kato kayo. Hindi niya kaya si Mami dahil para silang mga langaw na isang pitik lang patay na. Point ka. Grabe ha, langaw agad. Hello, Mary Ann 0211. Ma'am Alicia Oblida, hello, hello, hello po. Nakita-kita tayo ngayon kanina sa live ni Mamita. Di ba mga pasaway? Correct, si Timmy marunong tumanaw ng utang na loob, pero di siya na dinidiktahan ng mga taga-takapan lang ng mga mukha ng Judas na yan at pati na si Kapitanga. Totoo. Si Sir Timmy may sariling utak yan. Pag sinabi ni Sir Timmy na hindi siya makakarating, hindi siya makakarating. Pag sinabi ni Sir Timmy, si good go siya, go siya. Tsaka, totoo naman may pera si Sir Timmy. May paupahan nga eh. Diba? May bank account. Oh, anong problema mo dun, Nehides? Ba't kailangan itakil mo yun? Nasa issue ba yun? Totoo lang. So, totoo lang, nasa issue ba yon yung mga ari-arian ni Sir Timmy? Ang pinag-uusapan dito ha, ang issue dito, Nehides, yung pagsagot ni Tita Merly sa press con ni Clark. Tapos, syempre, ikukumpara din namin yan yung sinagot ni Clark sa press con niya. Yun ang issue dito, yun ang dapat yung itakil, yun ang dapat ninyong bigyan ng linaw. Ha, kung nalalabuan kayo sa sinabi ni Sir Timmy, dapat nililinaw ninyo. Hindi. Pe-personalin nyo ng attack yung tao. Sasabihan nyo na ganito, ganyan, ganon. Diba? Diyan kayo sanay. Diyan sanay ang mga birador. Diba? Ganyan. Kasi yung puno na si ballpoint man at yung mga tuta. Oh. Ayun. Ganon sanay sila sa pamemersonal. Totoo. Ganon sila, sanay sila sa pamemersonal. Yun ang attack nila. Yun pala ang meaningful ng ano, no, ng birador. Attack. Pag hindi na kaya, attack! Ganon. Hindi pungal. Tama ba? O may tama sila? Tama ba ako o may tama sila? Nako. Hello po, Ma'am Josephine Buckley. Hello, 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 hello po. Oo nga. Nakita ko nga yun dito sa leeg ni ano ni dito sa may ano niya.
Hello, Ate Sally. Good morning, Ate Sally. Hello there. Hello po, hello po. Si Tita Merly pa ang inutol, di ba sila, samantalang si Tita madaming ginagawa at natulungan. Eh kayo, anong nagawa nyo? Di ba kayo ang pinapalamo ng sponsor, ang lalaki ng katawan nyo ko? Di ba? Eh, totoo yan. Pero hindi nila kayang tanggapin yan, guys. Yung mga kinocomment ninyo, hindi nila kaya tanggapin yan. Masakit sa mga puso nila yan. Totoo. May lumabas na sa ano ko eh. Ayan guys, sa 30 minutes magla-live na si May. Pagkatapos ko rito si May na. Nakano siya ng 30 minutes. Magwa 1 hour lang ako may get. May Celtics sila. Totoo yan. Hello po, Ma'am Diski. Rain Lapu-Lapu, Takaway. Ngayon may bukol. Ano po yun ni? Parang sis yata yun nandito sa leg niya, sis. Hello, Tita Bergie! Ano oras kay na dyan, Day? Ano, 3 o'clock, Day? Wala amo ko, Day. Kaya kahit anong oras ako matulog, tas anong oras ako magising ngayon, ay bukas. Kasi wala si Madam, pinalayas ko muna. Mag-live ka na, Day. Na-miss na namin ang banat mo, Day. Ang ganda ng plano natin na bago ka umuwi. Tignan mo, biglang nawala yung plano natin, Day. Tita Virgie, pasaway ka. Bakit hindi nila tanggap yung totoo na naman palamunin sila? Silang apat na umalis. Totoo. Diba? Ayaw nila kasing tanggapin yun. Masakit sa mga puso nila pag sinabi mong palamunin sila. Diba? Eh wala tayong magagawa eh. Puto-uto kasi yung mga mamis nila eh. Diba? Mga uto-uto kasi. Sige po, Mama Rosal. Ano? Hindi ko makita yung comment dito. Hello po, Mama Marilyn Pipito Narbasa. Hello po, Mama Maria Glofel Gracia. Hello po. Hello, Maridin Paul. Ayan. Ang dami nyo na pala. Ma'am Lori Ramos. Pasensya na ako kayo. Ate Gutyan. Talagang ginawa nila ang lahat na paraan para ungasan ang TAC community sa maduming paraan. What the heck? Mga tiny brain, brain including your kids. Lokohin niya sarili niyo, hindi kami mga TAC. Totoo man yan. Diba? Dami nyo lang pala dito. Sila ang git-git, mga pisti. Day, mag-live ka na, Day. Mag-ano ka na, Day. Opo, totoo, Ma'am Carmelita. Meron na pong apps, lalo na sa Windows 10. Tapos sa, marami na doon sa publisher. Publisher? Pishaya? Mistak, ako'y talagang nahahawa na sa iyo. Yung sa publisher ho, meron na doon na hahanap ka lang doon na pwede mong gayahin kung anong style, kung anong yung mga nasa gilid-gilid. Kasi nung nag-aral ako ng computer literacy, ganun, nandun yun, naka-ano yun doon.
nakalagay yun doon. Kaya madaling, madali lang mag-ano yan, madali lang mag-edit yan. Tatype mo lang pangalan mo. Pwede nga yung ano guys eh, pwede nga yung blanco. Pwede yung blanco. Tapos, depende na lang yan sa pagpapaanuhan mo ng print. Diba? Papaprint mo na yan. Diba? Meron ka ng ano, may outlet ka na. Diba? Meron ka ng outlet niyan. Depende yan sa papel na ipapaprint mo. Kung gusto mo yung medyo magaspang, o gusto mo yung makinis, o gusto mo yung oslob, yung malaki, makapal na band paper. Depende yan sa pagpapaprint ng ano na yan. Ay, nako. Kaya alam na alam ko yan kung paano anuin yan dahil pinag-aralan namin yan. Ayun ka nga, may tumatawag sa akin. Ate Mel! I was on live. Sige. Ma'am Shina Ortiza, hello po Ma'am Shina. Ate Mel, nakalive ako. Mama, Mama, ano ito pangalan nitong nanghingi ng ano? Ma'am Rosie! Solera, mag-ano po kayo, may comment po ulit kayo, hindi ko na po makita yung ano nyo. Thank you, Marisa Cafe! Thank you so much. Ay! Narinig niyo ba? May tawag. Ikaw ang sagot. Nag-reconnecting. Pinatay ko po kasi yung tawag. Kaya tuloy nag-reconnecting. Sabi ni Ma'am Alicia, ingit ka kasi ni Hedge. Kasi kayo wala. Wawa kayo. Mas naiinis pikon at wa, talunan, sayang yung mga charity ni Hutot. Oji ba, mami? Puro paratang lang ang kaya nilang gawin. Gumawa at maghati-hati sa mga kasinungalingan. Walang epekto sa taong binabanatan nila. Puro rentok lang ang tugon sa kanila. Totoo. Diba? Ayan na po, Ma'am Rosie, meron na po kayong blue name. Oo nga, mga dikid, ano na, may sumikat na ba sa mga aska nga. Yung apat na mamis nila, sila ang binigyan ng charity, di mga kapuspalad. Eh, ganun talaga. Sabi ko nga eh, dahil sa pera, kaya nilang gawin. Dahil masama pera sila, no, kaya nilang gawin. And for sure naman, ladies yan. O, diba seryoso ko kayo? Ladies yan. Totoo yun. For sure, no? O, bigyan natin to si ganito. O, tapos, syempre, sasabihin na naman nung isa, magkano ang bag mo? Diba? Huwag mapipikon dahil totoo yun. Ha? Sabi ko nga sa'yo, kung gusto mo magpaliwanag, dito ka, umakyat ka rito sa live ko at dito ka magpaliwanag. At gusto mong yung kaibigan mo, diba? Sabi niya, willing siya makipagdebate sa akin. So, come on! Come up! Tara dito! Makikipag-debate ako sa'yo. Tagalog o English man yan, Tanglish man yan, I don't care. Ha? Gusto nyo ng mga real talk? Gusto nyo na may namalditahan kayo?
Ibibigay ko sa inyo. Ha? Papaliwanag ka sa kusang-sang paliwanag. Siyempre, pakikinggan ka nila. Eh, galit yan kay Tita Melly. Galit yan sa community namin. Kaya pakikinggan ka nila. Eh, dito ka sa community namin. Dito ka umakyat sa live ko. Tignan ko kung may makikinig sa'yo. Alam namin ang karakas mo. Lalo na ang mga nasa GC kung saan ka, kung saan ka nagbabagsak ng mga pledges mo. Ha? At walang ibang GC, ha? To clear lang sa'yo, ha? Parang awa mo na sa utak mo na nakomatos din. Ha? To clear lang, ha? Nasa iisang GC lang yan kung saan mo nilalapag ang mga pledges. Kaya hindi totoo na sinasabi mo na na-recover mo dahil yung GC na yan ay nasa inyo, wala sa amin. Ha? At pangalawa, hindi sa iba't ibang GC mo hiningi yan. Sa iisang GC lang. Ha? Hindi yun nilapag kung saan sa ang GC. Kaya huwag mo sasabihin din na buti na-recover namin to. What? What? Diba? Diba, te, with English Carabao, okay lang yan as di papatal. Hindi talaga ako magpapatalo. Magpapatalo sa kanila. Bahala sila. Mamatay sila kung hindi nila maintindihan ang English ko. Magbikti sila. Kuha sila ng lubid. Hindi kaya ng sinulid. At pumunta sila sa puno ng kamatis. Ma'am Lori Ramos, akyat ka na para manood ako. Marami kaming makinihanda. Marami kaming makinig. Akyat ka na. Kaya nga eh. Hinahamon niya ako. Sabi pa niya, the woman, she copying on me. Diba? The one, the blogger, she copying on me. You want to debate me? I will. Yes, I will too. I will too. Sige. Di ba? Hindi alam na ito yung sasagot. Sige, tara dito. Pag napikon, talo. Ganun lang yun. Ano po. Kayo mapipikon. At pag di kayo magagawa, huwag kayo manunumpa. Kung sasabihin nyo, titirikan nyo kami ng kandila? Ipakukulam nyo kami? Grabe naman ang galit ninyo sa amin. Pagtitirik nyo na nga, pakukulam nyo pa? Grabe naman yan. Marunong mag-English yan? Posible naman din marunong mag-English yan. Yan lang na sa salita sa Hong Kong. Anong pangalan nun sa yung Mandarin? Break it out. Break it on, madam, sabi ni mama, si Ma'am Anne. Break it on. Break it on. Talaga. Naantay ko kaya yon. Kung kailan yung araw na yon na gusto niya akong Cantonese. Oo, Cantonese nga. Akala ko Mandarin. Iba ba yun, Ma'am, Ma'am Weng, yung Cantonese sa Mandarin? Pero bakit, Ma'am Weng, nung yung iba nag-a-apply, Mandarin yung pinag-aaralan? Mix na rin. Mix na rin. Naantay ko talaga yun, guys. Yung sinabi niya sa live ni Pekwa, na gusto niya makipag-debate sa akin, magsabi lang daw. Ako naman ang nagsasabi sa kanya noong pa eh. Sabi ko, sabihin niya lang kung kailan, kung saan. Diba? Makikipag-debate ako sa kanya. Basta, wala lang malalibang English, ah.
Kasi pag malalim na yan, hindi ko na mahukay yan. Ay, gay, Ginoo, mababaw lang kaya na pag-aralan ko. Hindi ko pa nga pinag-aralan yun. Ang hirap pa kaya akong intindihin yun. Grabe kayo sa akin, ha? Ah, Mandarin na pinag-aaralan para mas madali ko matuto sa agad nun. O kasi nung kasabayan ko mag-apply noon, Mandarin ang inano nila, pinag-aaralan nila. Pag napi ko sila sa bunutan nila ang sarili. Pwede. Nirush lang ako. Sige, sige, Ma'am Marcing Bataliran. Eh, si Ned, pinaglaruan na naman si Ma'am Marcing. Di naman inaano. Sarahulo ka talaga, Ned. Ito lang. Di ka gabaan sa pinagagawa mo. Sign language na lang. Ay, sasabihin ka, Basta walang sinungalingan, totoo lang tayo. Totoo, Ma'am Marilyn Buckley. Kasi nga, yung mga pinagbabato nila kay tita, nasabi, yung sinasabi kasi nito ni Albert Garra, na nagkaroon siya ng doubt, no? Nagkaroon siya ng doubt kay tita Merly, kasi nga, parang naano siya doon sa pag-ano ng bill ni JC. Eh, malino naman, na 9 counts. So, sa bawat isang counts ng kaso ay 10,000. So, ang pagkakalam pa ni Tita Merly is 9 counts. So, 90,000. Kasi 10,000 ang isang counts, eh, di 90,000. So, syempre, sinabi niya yun doon sa unang pag-uusap nila sa GC na yon na may 90,000 na babayaran si Demonyo. So, hindi nila alam na pwede pala bumaba yun pag nag-apila ka at mababawasan yung counts niya. So, naging 4 counts na lang. Imagine niyo from 9 counts, naging 4 counts na lang. Pero hindi ko alam kung bakit naging 45. Dapat 40 lang yun. Pero hindi ko alam ba't 45. Diba na ito ka? Kaya, yun. So, hindi sila nagkaintindihan. Ang suggestion ng mga tao na yun, yung mga nasipag-alisa na taga-Australia, ipakulong na lang daw si JC. Sabi, ipakulong nyo na lang yan. Tapos, sa kapiyansahan. Sabi, ganon. Eh si Tita Merly, napakamabait na puso ni Tita Merly. Ang sabi ni Tita Merly, wag kasi baka mabugbog doon, baka masaktan. Diba? Kahit na demonyo yung ugali ng hayop na yun, nag-concern pa si Tita Merly. Na wag kasi baka masaktan, kung ano mangyari sa kanya. Talagang inisip ni Tita Merly kung ano magiging sitwasyon ng tao na yun, kung talagang pinasuko yun. Diba? Nakakaloka sila. Tapos sila pa may ganang magtanong na nagkaroon sila ng doubt kay Tita Merly kasi hindi nyo kasi iniintindi. Ang gusto nyo lang kasi kayo ang intindihin. Iba kasi yung iniintindi at inuunawa. Magkaiba yon. Hindi yung pag sinabi na intindihin mo yon means to say, unawain mo. Kailangan intindihin mo at unawain mo talaga ng todo, ng maayos. Hindi yung naintindihan mo lang pagkatas, hindi mo naman pala naunawaan sinabi. Ay, tangi. Diba? Porque sinabi ni Tita Merly na ganito, hindi ka humingi ng explanation. Siyempre, nagkaroon ka na nga ng doubt. Diba? Kaya ganun. Sabay susulso lang ka pa ng kaibigan mo. Eh, ganito, ganyan, ganun. Kututusin, hindi nga obligasyon natin yun eh. Diba? Hindi nyo obligasyon, guys, ang magbigay ng pangpiyansa sa demonyo na yun. At hindi rin yun obligasyon ni Tita Merly. Diba? Tama? Kaso dahil nasa poder ni Tita Merly at nasa Team Abot Kamay, nagbaka sakali si Tita Merly kung pwede magbigay. Kung meron kayong pagmamahal sa demonyo na yon,
Eh nakita, meron naman palang magmamahal at may handang magbigay ng pampiyansa sa demonyo na yon. Di ba? Hindi obligasyon ni Tita Merlo, napakaswerte mo lang ng panahon na yon at na kay Tita Merlo ka. Dahil kung nagkataon ha, na wala ka kay Tita Merlo, tsugi ka na. Sa daming galit sa'yo, malamang bugbog sarado ka pa. Nakita mo yung nangyari kay ano? Ito lang, mabanggit ko lang to sa amazing. Nakita mo, pinadapa. Baka ikaw, pinangudmud ka na. Sino nakapanood ng ano, ng live na ano guys, na hinuhuli si ano? Kalahati kasi ang na-reduce kaya 45,000. Ay, andito pala si Tita Merlo. Hello, Tita Merlo. Sino nakapanood ng ano ni Amazing? Yung hinuli si Amazing? Ako, napanood ko yun eh. Talagang pinadapa siya. Diba? Dapa! Dapa! Ang tagal pa mabuksan ng pinto. Talagang pinilit pa ng mga pulis na wasakin yung pintuan para lang makapasok. Baka kung sakali, wala siya sa poder ni Tita Merlo at wala siya sa Team Abot Kamay, baka nangudgud na yung hayop na yan. Sa dami ng magalit sa kanya, baka natsugi na talaga yan. Ewan ko ba kasi si Tita Merlo, nasa huli talaga ang pagsisisi, sa totoo lang. Magsisi ka man ngayon, wala na, di mo na may babalik. Kung pwede mo lang i-replay yun, ma-replay. Katulad ng mga live namin, nare-replay. Diba? Ano, panood ko silang, palagi silang tama, hinala, hinahanap pa ang, pa, ano, ng mga pabida. Diba? Sabi ni Ma'am Mary Ann Lozano. Kaya, pasalamat siya na awa si Tita Merlo. Hindi siya pinakulong. Hindi sinunod ang gusto ni Tita Merlo nung mga mami-mami nila. Eh kung nagkataon, wala ka na. Baka yung kikya mo maging sili na yan. Yung kikya na iniingat-ingatan mo, naging sili na lang. Ay, nako. Kasi sabi ko sa inyo eh. Tama yung thumbnail ko, Ma'am Wilma. Di ba kamukha niya pag tumitirik ang mata? Bawal na kasi daw yung picture eh. Oh. Kaya kumuha tuloy ako ng ibang mukha. Oh. Di ba ang cute? At least cute yan. Totoo lang. Ang daming binaboy sa FLM community, kaya galit ako dyan kahit ba bata binaboy niya, lalo na pagdating sa pera, di ba? Oo. Eh sabi nila kikiam daw eh. Uurong yung manoy niya. Totoo, uurong talaga. Mientras, ano nga, magiging siling labuyo na lang, o siling Tagalog. Ay, hindi nun, na siling Tagalog. Sobrang liit na nun, ah. Ayun na, nasa isip ko, eh. Katakayo, eh. Yung siling. Sayang lang yung pag-defense namin ni May sa kanya. Di ba? Yung panahon na binabalahura siya ni Nehaj, nila Pekwa, nila Budol Jeff. Di ba? Ni Ballpoint Man, pinagtatanggol namin. Pag-iriringin, bandang huli, kapwa ko, mahal ko. Ano ba yan? Ang saklap naman. Walang hiya. Pagkatapos namin kayong ipaglaban, lalo na 'tong si Baktol, 'di ba?
Nung umano siya sa, ano, sa pumunta siya kay Laraki, halos galit na galit lahat ang, ano, ang nasa MC. Pinagtanggol ka namin, hayop kang animal, kang baktol ka, piste ka. Pati kila ballpoint man, pati kila, ano, kila, yan kay kapita, ano, kay inutil na kapitanga na yan, tsaka kay Pekwa, pinagtanggol ka namin, walang hiya ka pa, tapos, walang hiyang buhay to, oh. Bandang huli kami pang may mali, ay di wow! Wow, Lord! Sino ba yung Peryong tsaka si Dagol? Hindi ko kilala yan. Yun lang, patay tayo yan, ginawang tirador. Live na kaya si May? At ako'y inaantok na metot. O, pwede na siya mag-live. Sali lang. Message ko lang. Ayan nga po, minute ko nga po. Nag-mute po ako kasi may kausap po ako. Opo, naka-mute po ako kasi may kausap ako. Sabi ni ma'am, ano, dito nga po titingin, na late kasi na sulat dito eh. Dito ako titingin sa isa kong account. Hindi ko talaga kilala si ano si Per si Peryong tsaka si Dagol. Sino ba 'yun? Gagawin nila. Na kung sino ang nasabi ng totoo ay di siya sasabihan na lang ng sinungaling. Mga devil talaga. Oo, hayop yan si Baktol na yan. Ang daming pa, ano, kapalpakan na ginawa sa tak. Ang tak ang pinapahamak. Tapos yan ang nagsasabi na puno naninira hayop.
Inihintay ko talaga guys yung ano, yung audio. Inihintay ko talaga na ipasa sa akin ni Rocky yon. Kagabi nakita ko sa ako si Liv, ako sa kay Papa Bear ko comment siya doon, nakita ko din si Anino comment din. Ay ganoon, hindi ako nanonood kay Papa Bear. Eh. Doon siya kay Jackol. Kulungan para ho ano, hindi ko kilala yun. Sino ba yung Jackol? Sa kulungan niya ng lalaki gawin silang babae titira. Ouch! Ang sakit. Taglit lang, nagtaka lang ako. Nagbabangayan na sila. AC at Papa Bear personalan. Ay, oho. Hello, Nanay Marcelina. Hello, hello. Good morning, good morning. Ah. Hindi ko kilala, hindi ko alam, ngayon ko lang nalaman yung mga ganyan na yan. Yung kay AC, tsaka kay Papa Bear, personalan nila yun. Nakita ko nga sa live ni, ano, ni AC. Ganun pala yun, Ma'am Wilma. Ayan guys, magse-set up na po si May. Pa-support na lang po kay May. Naka-set up na ba siya? Hindi lumalabas sa akin na. Ayun nyo itong mga nangyayaring pagpe-personalan. Sa totoo lang, yung ginagawa nilang pagpe-personalan na ribatan, akala nila ang gandang tignan sa YouTube channel nila, no? Akala nila na, ano, na natutuwa yung tao sa ginagawa nila na nagpe-personalan sila. Hindi nila nakikita na, na unti-unting nabababoy yung pangalan nila, pati yung channel nila. Diba? Hindi sila marunong sumagot sa issue lang. Dapat issue-issue lang. Huwag pe-personalin. Ganun yun. Kasi pag na-personal kayo, hindi na maganda sa YouTube channel ninyo. Mabababoy at mabababoy kayo. Opo, mami, inaantok na ho ako. Naantay ko lang si May na mag-live. Nantay ko lang siya mag-notify yung live niya. As mamaya ako panoorin ulit kasi nag-harvest ng bunga ng malunggay. Marami nangingi sa akin. Oh! Wow, galing naman. May malunggay dyan? Saan ka nga, Ma'am Fatima? Pati si Bulbul man nakisaw-saw sa away ni ngayon ni AC. Eh! May ugat yan eh. Kasi syempre, dati diba, alam natin na si Bulbul man tsaka si AC ay dating magkaibigan. Diba? Hanggang sa magkaaway sila dahil nga nagbalahuraan sila. Tapos, pinaakyat niya sa kabunsuan si ano, si AC. Ayan. Sila-sila. Ayahan nyo yung mga yan. Bangladesh. Anong oras na dyan, ma'am, ano, ma'am Fatima sa Bangladesh? Nasobrahan na nila kasi ang kayabangan sa Sokmet, mga balakura hudas. Diba, ma'am Marifeta Mayo, kung ibabalik natin yung dati, ha, yung dati na talaga na nag-umpisa tayo sa mamis. Walang ganito. Hindi ganito na personalan. Kumbaga, issue-issue lang. Diba? Kung sino man yung naabuta, yung sino man nakaano talaga sa mga mamis. Diba? Walang ganito. Issue lang. Yung mga sinasabi mga ganito, ganyan, tapos sasagutin ng ganito, ganun din. Hindi yung umaabot sa hamunan, hindi yung umaabot sa personalan na sasabihin mo, ikaw nga, ganito. Ikaw nga, ganyan. Diba? Ngayon, grabe. Sa totoo lang,
Kaya nga nung, six na ng umaga dyan, kaya nga nung naging ano ko dito, naging vlogger ako dito sa Timabot Kamay, tanggap ko, noon una talaga, nag-aanlinlangan ako na ano, maging vlogger kasi nga, iniisip ko, mababalahura ako dito. Pag ako naging vlogger, mababalahura ang buhay ko. Makakalkal yung tahimik kong mundo, makakalkal. O diba, hindi naman ako nagkamali. Pinersonal ako ni Nehides. Sinahidin ang unang na-personal sa akin. Kasi wala silang masabi sa akin. Tapos sasabihin, ah, ikaw pala, anim pa lang anak mo, ganito, ganyan, ganun, ganun. May anak ko malandi, may anak ako sa foreigner. Mga ganun agad ang tirada nila sa akin. Kasi wala silang may sagot sa akin eh. Wala silang maibato sa akin. Eh kasi ako, sumasagot lang talaga ako sa umpisa pa lang. Sumasagot lang ako sa mga issue. Diba? Pag-personal lang nalang buhay ko. Kaya tanggap ko yun, na ano ko talaga yan, na pag ako naging vlogger talaga, mape-personal ang buhay ko. Ang ano ko pa nga nun, iniisip ko, si Ballpoint Man ang mambabalahura sa akin eh. Si Ballpoint Man yung mag-ano kung ano-ano sasabihin, pero wala. Wala naman. Sabihan ka lang na bungi, pangit, ganito, ganun. Pero kung tutusin, wala. Day off ngayon, holiday natin. Ay, holiday ninyo dyan sa Hong Kong. Bakit? Anong meron? Tama, naabutan ko yan sa panahon noon kay Mahal at Migs. Diba? Matindi ngayon ang balahura, masakit sa dibdib at tenga, pero naging bayani ngayon. Ay, hindi ko nga rin alam talaga. Hayaan nyo guys, pag uwi ko sa Pilipinas, gagawan ko kayo lahat ng ano ng certificate. Ilan ba kayo dito? Gagawan ko kayo ng certificate. Nabayani na rin kayo. Oh. 27 ako nanonood sa YouTube. Wow, galing naman ni Ma'am Fatima. Kaya nga, si Papa Bert tsaka si AC magkaibigan talaga yan. Tapos naging kaibigan ni Ballpoint lang si Papa Bert. Kasi yung panahon na nagbabalahuraan na, ayun, nag-ano, ribata na sila, ayun, pinaakyat ni Papa Bert si AC sa mami. Eh ngayon, tanaw mo, lampaso siya. Hala kami, ang tagal mo naman mag-live. Pasaway kang babae ka. Ako yung naghihintay sa iyo, ha? Asan ka na? Gigigil na, no? Sige na. Ayan nga guys, ako yung mag-out na. Pakihintay-hintay na lang po si May. Nag-message na siya na magla-live na raw po siya. Paantay-antay na lang po. Mag-alas 4 na rin po rito. Ayan. Ayan nga guys, ako mag-out na. Maraming salamat po sa pagsama ninyo po sa akin dito. Again, thank you so much sa Team JSP. Welcome back po sa muling pagsuporta ninyo kay Tita Merly. Maraming salamat po. Ma'am Adel,
at Ma'am Aramina at sa inyong lahat ng mga members and admins ninyo sa Team DSP. Thank you so much po. At syempre, pasasalamatan natin, pasasalamatan ko rin po syempre ang Team Fingers under by Mamita Fantasy, ang founder na si Mamita Fantasy, ang founder na si Mami Malu, Mami Marilo Castillo, Mami Marilo at Chelsea, Mami Malu Castillo, at lahat ng ano, si Ma'am I Love Mahal, at sa lahat ng admins and members nila, thank you so much po sa inyo. At syempre, ang Team Angel Anino Lady Shadow Community, thank you so much sa inyo sa pagsuporta ninyo kay Tita Merly, sa Tak Warriors, sa Tak Angel Dubai, sa lahat ng Tak Chapter, hindi ko na kayo maisa-isa, maraming maraming salamat sa inyo, sa small and big sponsor ng Team Abot Kamay. Shoutout po kay Tita Ogay, kay Tita Carmelita Lasara West. Ayan, thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyong dalawa. At syempre kay Mami Amor, malamang tulog na. At kay Mami Marilyn Marteja, kay Tita Sheila, ayan, mga tulog na yan. Si, ayan, kay Mamita, tulog na rin yan. Si Mami Malu at Mami Marilo at Chelsea, ayan, shoutout po sa inyong lahat. Tita Kachina, I know, I saw you here. Wow, nag-English. Outlet, Philippines time, malapit na 9 a.m. Opo, mag-ano na po si May, mag-live na rin po siya. Opo, sige po, salamat po. Salamat po sa inyong lahat, no? At sana, pag nasa Pilipinas na po ako, patuloy rin pa rin tayong magsama-sama. Hindi ko lang alam kung magpapalit ako ng time slot. Kasi minsan kasi, 'di ba, marami kami minsan kasi nag-aanuhan kami sa Pilipinas ng oras. Kaya 'di ko lang alam, pero sisikapin ko po no na mapagsilbihan kayo. Wow. Wow. Ang ganda. Yeah, Mami Araceli Ducay, thank you so much po sa inyo. Ayan, kay Mami Gina Santos. Ayan, sino pa ba? Nakalimutan to. Ay, at dami ninyo. Ayan, thank you, Ma'am Alan Shigeta, Ma'am Maki. Para ako si Tita Merly, di ba? Nag-iisip ko sino. Ayan. Ayan na po, opo. Sige po. Goodbye na, guys. God bless you all. I love you, I love you, I love you. Lagi po tayo magpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng biyayang ibinibigay po sa atin. At maraming maraming salamat po sa pagmamahal ninyo sa Team Abot Kamay. Isa ho kayo sa mga mabubuti at ano, isa sa mga pundasyon na matatag dito sa Team Abot Kamay. Thank you so much po. Hala, Mama Allen, ayan na. Si Mama Allen, nagising. Ma'am Allen, I'm going out. Ay, may go, ano, sabi sa teacher, may I go out. Mag-out na po ako, Ma'am Allen. Ako po'y matatawag na. Bye-bye po, Ma'am Allen. See you next time again. Bye-bye po. Bye-bye, guys. Thank you so much. I love you, I love you. Bye-bye.